pangit naman ang sandok. Basti. It's fine. Okay lang na ganito ang sandok. Kasi pagka ganitong ang coating ng kawali, dapat mga ganitong ano ang gagamitin para hindi masira yung kawali. Ayan, nakalagay na po ang mga sibuyas. Ganit. Sibuyas muna. Ayan, sibuyas lang pala. Nagagalit na po yung tagahiwa ko. Dahil, ayan, sunog na daw po. Ako na. Sunog na daw po. Ang aking pong... Dilim naman. Ayan, after na sibuyas, bawang. Ayan, galing naman ang aking mga assistant. Ayan, halu-haluin. Maganda yung halong-halo para swak na swak ang lasa. Ayan, after na sibuyas, bawang. Ayan, galing naman ang aking mga assistant. Ayan, halu-haluin. Maganda yung halong-halo para swak na swak ang lasa. Ayan, lalagyan na po ng spices, lalagyan ng paminta. Kung gusto niyo, ayaw niyo ng paminta, bahala kayo sa buhay niyo. Pero yung iba gusto ng maanghang. Lagyan niyo rin ng betchin. Kung gusto niyo naman gumamit ng mga cubes, bahala na po kayo. Ayan, salt and pepper to taste lang po. Ayan, pagkatapos pong maluto na ang karne, bawang, sibuyas at nalagyan nyo na siya ng spices, salt and pepper to taste. Ilagyan nyo na po yung sauce. Ayan, yummy yummy naman yung mga sauce. Tapos halu-haluin. Medyo madilim lang kasi kalahati lang po kasi ang binayaran namin sa kuryente kaya medyo madilim. Ayan, halu-haluin. Pagkatapos yung halu-haluin, tikman nyo po kung okay na sa inyo. Tapos kung gusto nyo po, isabay nyo na rin yung cheese if gusto nyo lagay ng cheese. Pero kung ayaw nyo naman, yan, lagay nyo ng konting tubig para medyo masabaw. Pero kung ayaw nyo nang lagyan ng tubig at okay na sa inyo yung sauce. Sarap na nito. Yan. Kape! Magpakulo ng tubig at ilagay ang pasta. Ayaw mong